niya. Kapag may nangyari kay Princess, lahat ng baro ko ipapasok ko sa ulo mo! Atindig! What are you doing? I'm willing to negotiate. Ano kailangan mo? Una! Clear the area. Palisin mo lahat ng mga tauhan mo! Bibilang ako hanggang tatlo lang! Isa! Dalawa! Ma'am! Mupa! Ano pa kailangan mo? Kailangan kong makaalis ng bansa! Eh ano nga kailangan mo? Jeep pa? Tricycle? Sabihin mo! Pinosa pa! Eh ang kulit ko to sila! Napipigurahan ka! Move! 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 Sir, negative po. Wala ba yung Pearl of the Pacific? Coordinate with the airport police. Sir, ito yung Black Pearl. Kasoy jet. Ang bit! My hero! May usapan na tayo. Hi, Princess! Ikaw talaga yung ni-embarrass mo ako. You making me shy. Ah, at Chief Abordo, nandyan na pala po yung taga-museum. Nagkausap na rin kayo sa phone. Evening, sir. Evening. Sir, totoo bang nabawi ng Pearl of the Pacific? Di ako makapaniwala nang itinawag mo sa akin sa telepono. Sir. Kaya kaagad akong pumunta rito. Nagulat ako kayo. Medyo nagkahiwa-hiwalay ho. Pasensya na. Kasi ginawa akong dekorasyon sa bag ni Miss Pia eh. Mahilig ko sa passion nyo. Pati ako, nadamay sa pagpapassion siyo. Nagkita na tayo sa museum ah. Ikaw si Special Investigator Ambet Katindig. At ikaw naman si Attorney Gonzales. Kundi ako nagkakamali. Sila ang may hawak ng kaso. Maraming salamat sa inyo. Huwag kayo mag-alala, may babalik din itong Pearl of the Pacific. O bukas nga pala, iniimbitahan ko kayong lahat. Lalong-lalo na kayong dalawa. May celebration ba tayo? Oo, pero bukod pa ron, kailangan dumating kayo para sa pagpaparangal sa inyong dalawa. Bilang pasasalamat ng Museo de Tesoros Filipinos, iginagawad ang Plaque of Appreciation sa dalawang natatanging agents ng Task Force Eagles na sina Attorney Princess Gonzales at Special Investigator Alberto Katindig dahil sa kanilang dedikasyon at katapangan para muling maibalik ang Pearl of the Pacific. Congratulations. Titig na titig ka sa painting, ha?
Parang natuklaw ng ahas. Hindi ka nga kumukurap eh. Sorry ah, kung nagulat kita. Inaantay na tayo. May celebration daw. Eh, tara na ron para mumpisahan na yung ating kasiyahan. Giovanni ho, manungang bumalik ka na rito nang hindi ka pag-alagala sa kalye na parang pusang walang may-ari. Matagal ka na rin hindi umuwi dito ha. Lo, alam naman yung reason kung bakit ayoko umuwi. Sige po, good night po. Oh, ingat lagi ha. Oh, sige. Marina, bakit hindi mo pa rin mapabalik dito si Giovanni? Mas gusto mo pang nakikitira sa kung saan-saan. Papa, kinakausap ko siya pero matigas talaga ang ulo. Ayaw umuwi. Ayaw niyang umuwi dahil mga pabaya kayong magulang! Bakit, Papa? Kayo ba'y naging mabuting magulang sa akin? Ni minsan, hindi ko naramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Ni minsan, hindi ko naramdaman na ama ko kayo. Walang utang na loob para ako nag-alaga ng ahas. Wala akong dapat tanawing utang na loob sa inyo, Papa. Dahil hindi ko ginusto na ipanganak. You know, Papa, ang turing mo sa akin ay parang isa lamang sa mga tauhan mo. Katulong. Kaya nga minsan, iniisip ko kung talagang anak mo nga ako o hindi. Sana nga'y hindi mo na dinala ang pangalan ng mga Gonzales! Considered as national treasure ang painting na yan, ang Bloody Mary. Yan ang kauna-unahang obra maestra ni Michael Gatmaitan. Siya ang pinakasikat na Filipino abstract painter ngayon and soon to become the youngest national artist. Sigurado ba kayo, Professor, sa sinasabi niyo? Hindi naman siya nagdududa ako. Pero ito, obra maestra ito, eh wala kahit sa kong tingnan, papaganito, wala. Isa lang isang bilog. Yun lang, para siyang pinaghalo-halong pintura. Parang ang bata may gawa niyan eh. Ano yung palagay mo, Tony, di ba? Huh? Ay, hindi ko alam, pero parang may magnet yung painting na to na humahatak sa akin eh. Hindi lang ikaw ang naka-experience niya, attorney. Marami na ho kayo. Palagay ko, attorney, tara na kasi baka maubusan tayo pagkain. Inaantay na tayo doon. Liga na. Liga na. Sige ho, prop. Maangan ho kami. Thank you. Salamat. Ano nga, attorney? Hindi ko talaga alam, Marina, kung bakit parang basa na lang turing sa inyo, Papa. Ano ba kinakagalit sa'yo? Ganun na talaga ang turing ni Papa sa akin. Simula nung nagkaisip ako. Kaya Mama lang ako nakaramdam ng totoong pagmamahal. Paano kung talagang hindi kanya tunay na anak? Nang pwede po magtanong? Kapalaan. Kilala niyo po ba si Yaya Loring? Lourdes Bermudez po ang tunay niyang pangalan. Yung Jasmine si Loring? Oh, na mahilig magbingo. Kaya nga nag-google pin ang asawa. Bakit? Hinahanap mo ba siya? Matagal nang wala yun dito. Matapos naman nilibihan sa mga Gonzales. Di Kuya Abad, hindi tayo na busy kasi solve na yung case nyo. Kaya dapat nandun ka sa beauty pageant kasi isa ka sa mga papasalamatan ka once nanalo ako. Kung hindi, magtatampo ako. Oo nga naman, Kuya Ambet. Kailangan ma-witness mo yung winning moment ni Ate Pretty, di ba, Tay? Sige. Pero pangako mo sa akin, gagalingan mo, ha? Pero alam mo, kahit matalo ka, okay lang yun. Kasi sa lahat ng contestant, ikaw lang ang Pretty. Talaga? Oo, di ba? Ikaw lang may pangalan Pretty. Joe! Aray ko! Papatawa ko. Ito, wow. Good morning, Miss Shy. Hi, Miss Beautiful. Mukhang hindi ka binangon magkagabi, ah. Stop me! Good morning, Princess. Bakit ganun mukha mo? Bakit parang sambakol yung mukha mo dyan?
Hay nako, maganda sana ang araw ko. Dinilautok ng buhawin na yun, nakakainis. Ah, siya nga pala, tumawag nga pala sa akin si Ambit. Mm. Eh, sabi niya sa akin, malilate lang daw siya. Mm. Ah, Princess, sama mo naman ako mag-almusal because my tummy is crumbling eh. Kumain na ako, Shai. Sige, ikaw na lang. Kumain ka na at baka mag-crumble pa yan siya mong tuluyan. Sige. Sige. Sigurado ko bang nakalagay sa birth certificate mo na dito ako pinanganak sa St. Andrews Medical Center? Abdon, oo. Ang attending doctor ko nga ay si Dr. Mirasol Tamayo. Base kasi sa record ng hospital, wala yung pangalan mo sa araw na sinayin mo sa akin ipinanganak ka. Matagal na yung resign si Dr. Tamayo, kaya ang hirap i-verify. Haling tapat, nasa tuktokan ng tangke. Mr. Riz! May nakaparang tangke dito sa tangke! Wala ba o ngayong guwarda sa village na ito na nagro-ronda? Delikwente kasi, sir. Magbabayad ng mga monthly dues dito ang mga owners. Kaya wala kaming guard dito. Pero check ko, kagabi nilagay yung bangke ng babae dyan eh. Kasi umakit pa ako doon kahapon para magpahangin. Kahapon wala pa ako nakita ang dugo doon. Nagtanong-tanong nila rin sa paligid ka din, pero wala rin daw silang nakita eh. Matindi ang galit na mamatay ng tansyon sa babae niya. Isipin mo, bakit siya gagawa ng isang krimen sa ganitong klase lugar? Bakit siya mag-iiwan ng ganyang kalaking impedensyo? Base sa report ninyo katindi, mukhang malalim ang pinanggalingan ng galit ng killer sa biktima. Di kaya lovers quarrel ang pinagmulan nito? Posible ho yun, Chief. Ang sabi ho sa amin, madalas daw nakikita yung babae na yun doon. At hindi raw nila alam ang pangalan, pero sigurado ho silang pick-up girl ito. Pwedeng selos din ho naging dahilan. Pwede rin may sira sa ulo yung naging customer ng babae yun, kaya siya pinatay. Kung ayaw talaga tayong lubayan ng mga sensational na kaso. Alam kong pagod pa kayong dalawa sa Pearl of the Pacific and Antonino cases. Pero mas magiging kampante ako na agad masosolve ang kaso kung kayong dalawa ang hahawak. Ay, katindig, sandali. Meron akong mga nakalimutan na files. Kailangan kong balikan.
Sandali. Ako na. Ako na. Start na lang yung kotse ko, okay? Babalik ako kagad. Pay mo na ako doon. Bilisan mo at baka mainip si John Paul. Okay. John Paul. Nanay. Anay, anong ginagawa niyo dito? Sarado na ang opisina namin. Dalawin ba ako yun eh? Matagalan. Nalaya lang. Katulungan ng kalor ng aking anak. Pasensya lang kayo. Kaya lang kasi, sarado na ho yung opisina namin. Kung gusto niyo, pwede kayong bumalik bukas na umaga para ho, formal niyo hong i-file yung kaso ng anak ninyo. Para ma-imbestigan ho namin ng maayos. Ito ho, ibibigay ko sa inyo yung calling card ko para ho personal kong hahawakan ng kaso ng anak ninyo. Ako po si Attorney Princess Gonzales. Pwede kong... Basta hanapin niyo lang ho ako bukas pagka...